What is the opposite of depression and anxiety? Ano sa tingin nyo? Bigyan kita 5 seconds. Good morning! So, nandito naman tayo sa isang edition ng GoFarm. On my way dito sa farm is nakita ko yung message ng aking former teammate sa San Beda Taekwondo team, wow! Si Brian Alair. So may mga kumakalat na mga challenge ngayon and chinallenge ako bigla. Shout out nga pala sa lahat ng mga red jeans at saka kay Coach Noel Veneracion. I hope you are all safe and doing well. So basically yung challenge is to do 25 push-ups, wow, to create awareness sa PTSD nila, or yung sinasabi nilang post-traumatic stress disorder. Wow. Basically, ito yung depression and anxiety na nagkakause ng mga tao to commit suicide. So, napakalungkot naman. But it is real. So, gagawin tayo na ngayon is 25 push-ups para sa inyo to. Pasok lang tayo dito sa loob kasi sobrang ingay dito sa amin eh. Highway kasi to, madaming dumadaan ng mga sasakyan. Eh gusto kong marinig nyo yung sasabihin ko. Sobrang nakaka-relate ako sa depression and anxiety. Just a month ago, mayroong dalawang tao dito sa part namin nag-suicide. Walang warning sign. Actually, ako din noon eh. Nung elementary ako, may mga time na nalulungkot ako. High school, nagpatuloy ng college. Pero hindi mo naman alam kung ba't ka nalulungkot. Pero nalulungkot ka, diba? Diba? Na-experience nyo ba yun? Oh, ako lang. Buti na lang, hindi ako aware na depression pala yung ganun. So, hindi mo ma-explain eh. Some say it is a chemical imbalance. Some say disorder. Pero walang makapag-explain kung ano yung eksakto talaga. But ito lang yung alam ko, that depression is real at saka yung suicide is serious matter. But from my point of view, yung aking experience is there is something wrong within the spirit. Let me give you an example. What is the opposite of depression and anxiety? Ano sa tingin nyo? Bigyan kitang 5 seconds. Naku, ano yung sagot? Okay, ano sagot mo? Para sa akin, it's not happiness. Siguro naisip niyo yung happiness eh. Happiness is byproduct yan eh. Kaya napagkakamalan mo minsan na pag hindi ka happy, depressed ka. Hindi tama yun na pag-isip. Kasi para sa akin, ang opposite ng depression is peace. Lalo ito yung na-realize ko sa buhay. Na habang buhay ka, meron kang mapagdadaanan ng mga problema. Yun ang katotohanan nun. And ako din, naiintindihan ko din naman na yung mga nagsusuicide, ayaw din naman talaga nilang mamatay. They just want to stop the pain, diba? But I tell you this, taking your life will not stop the pain. Kaya napaka-importante yung peace eh. Kasi yung peace, in the midst of the problem, in the midst of your problem, you can still be happy. Provided you have peace in your heart. Kaya napaka-importante yun. And you can search all you want. Sa pera, sa power, sa position, sa fame, sa relationship. Pero kung wala si Lord doon, you will return empty. Dahil si Lord ang inventor at saka perfector ng peace. Diba? Kaya nga tinatawag siya ngayon Prince of Peace. Diba? Kaya para sa akin, sobrang gandang mag-farm. So, pag nagtatanim ka kasi ng halaman, is you enjoy the things that you have rather than sa mga bagay na wala ka. Tapos, you take time, you appreciate life, and you seize the moment, whatever is happening sa buhay mo. But, kung ano pa man yan, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung napapanood mo tong video na to, please do not take your life. Madami ang nagmamahal sa'yo, hindi ka nag-iisa, hindi lang ikaw yung may pinagdadaanan na ganyan. So, we are just one message away. Kahit hindi mo ko kilala, hindi kita kilala, punta ka sa page, GoFarm TV, drop your message there. I am more than willing to listen to your story. So, huwag kang mahiya, tao din ako parang sa iyo. So, mag-message ka lang doon. And I challenge all the farmers. So, actually, kahit hindi farmer, you share this video. Let's create awareness. Let's reach as much or as many as we can. We love you. Madaming nagmamahal sa iyo. Love ka ni Lord. Laban lang ng laban, kapatid. At hindi ka nag-iisa. Alright, so peace. Yun lang.